Hare Krishna. So, magandang gabi sa inyong lahat. At welcome po ulit sa Hare Krishna Philippines. So, medyo late ang video ngayon. Medyo busy, maraming trabaho. So, anyway, so tonight we will discuss yung verse na minemorize natin today, yung verse for today natin. And that is about Guru Tattva. So, one may think, no? Puro Guru Tattva naman pinag-usapan, di ba? Puro Guru Tattva, no? So, actually, the glories of, because Guru is not bound by material time, no? Gurudev is eternal. The same way, yung glories niya is also eternal, no? So, if we talk about Guru, it is at unlimited, no? So like this. So anyway, meron na lang tayong 6 verses na natitira. Isa na to. So pang may 5 na lang na kulang. And after that, magpo-proceed na tayo sa diksha, definition ng diksha. Okay? So yung verse natin for today is galing sa Sri Chaitanya Charitamrita. And the verse is Guru Padashray Diksha Guru Sevana Saddharma Shiksha Pritcha Sadhu Marga Nugamana. So, meaning, Guru Padashray, one should take shelter to a pure devotee, to Sri Guru. So, sa mga may mga faith na, those who have already faith in Krishna consciousness, pero hindi pa nagte-take shelter sa guru, they should take shelter na. Kasi if we will not take shelter to guru, we will not attain Krishna. So if we take shelter to Gurudev, then we will advance in spiritual life. Kasi pag nag-accept ka ng guru, no, they can give you instructions, no, like this. So sabi ni sa Srimad Bhagavatam, yasya devi parabhakti yatha devi tatha guru tasya te kathitahi artha prakashanti mahatmanaha. That great person who serves Gurudev more than Krishna, all the revealed, all the essential teachings of the revealed scriptures, the Vedic scriptures, will manifest in his heart. So if we want to serve Krishna, first we should serve his devotees, no? Without the mercy of devotees, you cannot attain Krishna. Without the mercy of Srimati Radharani, you cannot attain Krishna. You cannot serve Krishna. You know? So first, kailangan natin i-please yung mga pure devotees ni Krishna. Then, pure Krishna will become happy. Kung nagsuserve tayo sa mga pure devotees, then Krishna becomes happy. Then you can please Krishna. So the only way to please Krishna is to please Guru. No? So, so sa mga may faith na sa Krishna consciousness, they should take shelter to Sri Guru. And those who want to perform devotional service, so merong 64 limbs of bhakti, 64 limbs of devotional service. Number one is what? Guru Padashray. Take shelter to Sri Guru. So now, pupunta naman tayo sa mga walang faith, no? Hindi naniniwala, walang faith sa Krishna consciousness, no? Sabihin nila, oh, bakit ako mag-take shelter ng guru? Eh, kilala ko na, malakas naman ako. Kilala ko sarili ko. Matalino naman ako. Kilala ko naman ang Diyos. Nagsisimba naman ako everyday. Nagbabasa ako ng scripture. So, hindi ko na kailangan ng guru. Ang importante, yung ginagawa ko, mabuti. Di ba? So, like this. No? Ito yung maraming concept. No? At, inisip nila, bakit ako mag-take shelter sa guru? Eh, tao lang yan. Isang tao lang yan eh. Parang tao naman yan eh. Di ba?
So maraming ganun, no? So marami pang mga chechebrets na ano na ideas. But if we pagtitignan natin yung statements ng scriptures, no? Is that ang totoo nating identity is that we are soul, no? Then in our pure state, we are actually Krishna conscious. Jivir sarupoi Krishner nityadas, no? The constitutional nature of the soul is to be an eternal servant of Krishna, no? So yan yung pure state ng soul, no? Yan yung consciousness ng soul na nasa pure state, no? Pag sinabing pure state, wala siyang coverings ng material body at gross body. Ay, gross body and subtle body, no? Or any material designations, di ba? So sa kanyang pure state ng soul, he is Krishna conscious, no? But because yung soul is na-attract dito sa material existence, sarupar tayar hinan ni Jasu Kapuran Krishna Vimukhan Harir Maya Dandwan Guna Nigada Jalay Kalayati Stula Lingair Dividavaranay Klesha Nikarair Mahakarmalaner Patitan Swarga Nileo. Okay? So itong verse na to from Dasamula Tattva, dito yung nabanggit dyan yung from the start sa pure state ng soul hanggat sa pagpunta niya dito sa material existence, no? So first is nasa pure state siya, no? At nandun siya sa gitna ng material existence at spiritual existence, no? That is called, tinatawag natin the marginal position, no? Marginal potency. Okay? Tatashta Shakti. Krishna tatastha shakti veda veda prakash, no? Jivir sarupai Krishna nitadas Krishna tatastha shakti veda veda prakash. The constitutional nature of the soul is to be an eternal servant of Krishna and the soul is Krishna tatastha shakti, no? He is the marginal potency of Krishna. So in the marginal potency of Krishna, where the material world and spiritual world meets, so nandun siya, meron siyang free will yung soul, no? So because the soul was attracted, na-attract siya dito sa ano, sa material existence, then the desire to enjoy separately from Krishna becomes awakened. And that stage is, yan ang tinatawag nila nating Krishna Vimukhata. That is yung consciousness natin is turns towards the material existence. No, tinalikuran natin si Krishna, no? At we are now facing the material existence, no? From that on, yung maya, yung deluding potency ni Krishna catches that soul. At ginapos niya ito ng three modes of material nature, then tinakpan niya yung pure spiritual form niya ng gross and subtle body. Okay? So ibig sabihin niyan, itong katawan na to ay hindi ito yung totoo nating itsura. Okay? Ang totoong tayo is yung soul na nasa loob. At yung soul is meron siyang pure, beautiful form. Consciousness. No? So itong mukha na to, ano lang to? Temporary lang. No? Gross. No? Pag namatay, pag umalis na yung soul sa katawan na to, mabubulok to, wala na. Di ba? So yung soul has a pure, transcendental, eternal, spiritual body. Okay? So, na ngayon ay natakpan ng subtle or psychological body at physical body. Okay? Now, nung natakpan na ng gross at subtle body yung spiritual body ng soul, then he identifies the gross body as the self. And that is avidya, ignorance. At what is avidya? Avidya is darkness. Darkness. Okay? So, lahat ng nandito sa material existence, they are in the dark. No? If a person thinks, I am this body, I am, and everything related to this body is mine, that is my wife, my child, my wealth, my family, my friend, my, lahat my.
Mine. 'Di ba? Mine, lahat mine. At ako, 'di ba? I am American, I am Russian, I am Chinese, I am Japanese, I am Indian, I am Filipino, I'm Christian, I'm Muslim, I'm Buddhist, etc. I'm a pagan, I'm atheist, I'm anarchist, I'm skater, etc. Di ba? I'm a rocker, di ba? I'm a punk rocker, di ba? Mga ganun. These are the ito yung symptoms ng avidya, ignorance. So, in order to so yung soul has no power to realize himself. Dahil sa power ng deluding potency ni Krishna, Maya, the illusory energy. So yung soul has no power to realize himself as a servant, no? He is not aware na isa pala akong soul. That is the power of ignorance, avidya. So what there should be a personality, a great personality that can give you light dito sa darkness na to, no? And that is guru. So if you take so we should take shelter to Sri Guru. So yung mga knowledges we are minsan may mga nagsasabi na I am very knowledgeable and hindi ko na kailangan ng guru, no? Baka mas matalino pa ako sa kanya. Di ba? May mga ganun eh. So that person na ina-identify na I am this body and I am very knowledgeable, it's actually in ignorance. Why? So lahat ng knowledge that you have collected through your five knowledge acquiring senses is matter. It is not actually knowledge, it is jadagyan, material knowledge. And material knowledge cannot even touch a single portion of transcendental knowledge, of transcendental existence. So may mga tao na ganito sa heaven, ganito sa ano, di ba? But actually in-explain nila or dinidescribe nila yung abode ng God, which is completely transcendental and completely beyond from material existence, material plane, material influence, no? Dinidescribe nila according to what they see in this world. So that is avidya, no? So diksha, guru guru padasraya means if one is inquisitive and he has the desire to know the supreme absolute truth, one should take shelter to Sri Guru, no? Tad vigyanartam sagrum eva vigacet samit panihi shrotriyam brahmanishtram. And ano yung symptom ng guru? You should know the guru is one who knows the purport of the entire Vedic of the scriptures, the essence, the essential teachings of scriptures, the purport, the essence, no? The cream of the teachings of the scriptures. At brahmanishtam, he is completely immersed in serving God 24 hours. 24 hours a day. At number 3, anong symptoms ng guru? That is detachment. Wala siyang attraction dito. Hindi siya sa material existence. He's not attracted. Wala siyang connection dito. Ang connection niya is kay Krishna. Wala siyang interest dito. But because Krishna orders him to go here, na magpumunta dito sa material existence, that is to preach and shower mercy, no? So, Guru Rupe Krishna Kripa Karina Bhakta Gane, di ba? Napag-usapan na natin yun. Through Guru, Krishna gives mercy to all the living entities. No? So like this. So he is completely detached. No? Wala siyang material desires. Wala siyang desire for enjoyment. No? Hindi siya yung very learned na tao. No? Oh, ganito ang Diyos. So after 2 hours and 3 hours speaking about God, then saan na tayo pupunta? Saan masarap magkape ngayon? Sa Baguio, masarap magkape ngayon eh. Or sa ano, sa saan ba masarap kumain ngayon?
sa Sulibaw, di ba? Tara sa Sulibaw. After ng ano natin, ng church natin, tara, Sulibaw tayo. Di ba? Not like that. Sadhus are not like that. Kaya sabi, sadhu marganugama na. Follow the path of saints. So yung mga saints na to, they have no attraction sa material existence, sa material enjoyment. They see material enjoyment like a stool, no? At tinitingnan nila itong mundo na to like full of miseries, no? There's no happiness here, actually. So, like this, ganun yung ano natin, no? Ganito yung, this is the path of Krishna consciousness. Kaya pag sinabing sadhu marganugama na, means, hindi ito yung inimbento lang ng mga saints, no? Kaya minsan may mga, oh, kunwari, viral, learned, at kilala, maraming followers, no? Kumbaga, ano lang siya, naging teacher lang siya by paper, no? O nakapasa siya sa pagiging pastor, o nakapasa siya sa pagiging pari, no? At then he's preaching, and then gagawa siya ng sarili niyang path, no? Sarili niyang ano, daming ganyan na ngayon, no? Sariling daan, no? Gagawa siya ng kanyang sariling daan, no? So, itong path ng Krishna consciousness is not, hindi siya gawa ng mga ano, ng saint. Krishna himself makes this path. Kaya ang tawag sa path na to is, ito yung Brahma Madhvag Gaudiya Sampraday. No? This is the Guru Parampara. This is the path of sadhus going back to Krishna. Krishna himself created this path para yung mga jivas, yung mga fallen souls can come back and serve again Krishna. So hindi to gawa lang ng mga saint na ayung hindi to lang gawa ng naging saint dahil sa paper, no? Ato, sige, stamp. Isa ka lang saint, no? Or nakapasa ka sa exam ng pagiging saint, no? Pag napasa mo yan, magiging saint ka. No, that is then, di ba? That is kung yung blind person na yon creates his own path, then yung mga followers niya falls to the ditch, no? How can a blind man leads another blind man? Or how can a blind man leads a millions of blind men? Di ba? Kasi marami siyang followers eh, no? So what is the symptom? No? Of an enlightened person, he completely realizes the supreme absolute truth. He can uproot all doubts sa heart mo, and he knows the essence of the teachings of all revealed scriptures at detachment. He has no material any desire. Wala siyang pang-sariling desire. Wala siyang, all he do is to serve, not to enjoy, no? So, may mga ganun, no? If we are talking about God, then after mamaya, ano, saan tayo po kakain? Di ba? Parang ganun. It's everything enjoyment lang, no? So, this is the path of Krishna consciousness. There's no cheating. Walang, this path ng Krishna consciousness, we are rejecting that cheating, materially motivated religious principle, na ano, teachings, no? We reject it. No, we don't cheat. Walang cheating, no? Cheating means like, oh, ito gagawin mo. Pag ginawa mo to sa heaven, magkakaroon ka ng ano, ng house and lot. Pag pumunta ka sa church namin, mag-surrender ka sa church namin, sa house and lot isusulat ko yung pangalan mo sa book, sa logbook. Then 100% sa heaven magkakaroon ka ng house and lot at may Jollibee ka pa sa yung ano sa may ano. Tapat ng bahay. No, like this. Na cheating. It's always cheating. Then gusto, syempre gusto, oh, ganun ba? Syempre, ano din, maniniwala naman yung mga, because we don't know how to discriminate. Wala tayong discrimination, no? Totoo ba tong pinuntahan kong path? Original ba to? Or, linuloko ko lang ako, di ba? No? Minsan, fino-force nila yung tao. They force you. Hindi. Dito ka lang. So, that is not good, no? So pag sinabing sadhu marganugama na, means follow the path of saints, and you should know
Yung saint. Saint ba yan? O ano, di ba? Mayroon bang sinusunod yan? O gumawa siya ng sarili niyang daan? Sariling daan. No? So, that is, ano, that is sadu marganugamana. So, one last point is that this, many people think that they are enlightened. So, dahil very learned lang sila sa nababasa nilang ano scripture at wala silang guidance from more advanced na devotee sa kanila. Then they think themselves to be a enlightened, no? So actually yung condition nila is that they are in the like, di ba, pag nasa kuweba ka, mulat yung mata mo pero wala kang makita, di ba? Pag nasa loob ka ng kuweba, di ba? Yung pinakadulo ng yung pinakagitna ng kuweba, pag nandun ka, wala kang ilaw. Mulat yung mata mo pero wala kang makita. So yun yung mga condition ng mga tao na they think they are learned, na but actually they don't realize their true self. Ano ba ako? No? Ako ba to? Body? Or I am soul? What is the nature of soul? Isa ba siyang ano lang, bilog na kumikislap, or hangin lang ba yung soul, no? Di ba? They have no complete realization, no? And they only like cheat people, no? So we should have discrimination. So this is the it is very essential for us to take shelter to an enlightened person. Then he gives diksha initiation and we should serve him, and then we should sadharma shiksha prichaha, inquire on how to perform devotional service, because they know how to perform and we have no idea how to perform devotional service because we are completely in darkness. Devotional service is light. So love of God is light, no? So love means service to God, no? God premanande hri hri bo. So pasensya na kayo, napahaba ng ating video. So I think itatouch natin konti ang about sa ibang points dito sa ano na to, itong verse na to, kasi itong verse na to is has many points. So kaya actually pag itutuloy pa natin to, baka abutin pa tayong 1 hour or 2 hours. So anyway, good night at maraming salamat po. At masaya ako na i-share ulit ang aking contemplation for today, atong maghapon, meditating about this verse. At thank you so much. Hare Krishna. At see you again tomorrow morning for our verse recitation and konting recap. Gopamanandi Hari Hari Bol.